We have anticipated na marami po tayong mga medical waste ngayon, lalo na itong pandemya. Sa PPE pa lang po ay ubod na ng dami niya na dinidispose araw-araw, kasamahan pa po ng kotakot-takot, no, o madaming hiringgilya dahil po sa ating pagbabakuna ng COVID-19. Libo-libo at tunay-tuneladang COVID-19 medical waste na kinabibilangan ng personal protective equipment, test kits, syringes, karayom at safety boxes ng mga bakuna ang nagamit na ng iba't ibang bansa simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. At sa dami nito, nakababahala kung hindi maitatapon ng maayos. Kaya't panawagan ng World Health Organization sa mga bansa magkaroon ng maayos na medical waste management. Ang Department of Health batid ang dami ng mga medical waste dahil sa patuloy na pag-iral ng pandemya. Ayon sa DOH, nakatutok sila at mapaparusahan ang mga lalabag sa Department Memorandum Order No. 2020-0170 ng DOH. Nakasaad doon ang tamang pagtatapon ng medical waste at kung saan dadalhin ang mga ito. Ang mga lalabag na ospital, laboratorio at pasilidad ipapataw ang suspension ng license to operate at pagpapawalang bisa sa lisensya ang tahasang lalabag sa batas. Patuloy na pinag-uusapan ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources ang mahigpit na pagpapatupad ng maayos at ligtas na pagtatapon ng mga medical waste. Ang mga medical waste mapanganib sa kapaligiran, lalo na sa kalusugan ng tao. Ang isa pong facility, they cannot operate kung wala po sila nung tama na proseso ng pagdidispose ng medical waste. Bago po bigyan ang isang facility ng lisensya ng Department of Health, chine-check po natin yung capability nila at saka yung kanilang proseso at sistema kung paano sila magdi-dispose ng medical waste. So ito po lahat ay binabantayan ng Department of Health and of course together with the Department of Environment and Natural Resources. Ipinaalala rin ng DOH ang tamang paraan ng pagtatapon ng self-administered test kits. Ang ating protocol for waste management, no, for this specific infectious waste. Ang ating pong self-administered test kits are considered infectious waste. Ang proseso po natin ay itinuturo sa ating mga kabahayan, no, lalo na kung gagamitin nyo yan dyan, ilagay po sa separate na bag, lagyan nyo po ng tag o sulatan nyo yung plastic na yun, ibuhol at isara maigi. At pagdating po ng ating garbage collectors, alam po nila ang gagawin dyan kapag may tag yan. Dahil separate po ang ating pagtatapo ng infectious waste as compared to the household waste. So dapat po sinusunod natin yan para wala pong ibang magkakasakit dahil po sa inappropriate na pagtatapo natin itong mga infectious waste na ito. Ipinahayag din ng DOH na sa linggong ito ilalabas nila ang panibagong price cap ng antigen test kits. Hiwalay ang presyo ng regular na antigen test kits sa mga aprobadong antigen self-administered test kits. We apply the price cap, no, because of our situation right now under the public health emergency. Under tayo ng public health emergency, nasa batas naman yan. So ang price cap natin ngayon sa existing antigen test kits ay 960 pesos. Pero kamakailan lamang dahil naipag-utos na rin ng presidente, ng si President Duterte, pinag-aralan na sa market, no, itong mga price range ng ating mga commodities kung retail. Ang price cap would include this certain amount. Kapag ito ay ginawa sa isang laboratorio, medyo may pagkataas because there's operational cost. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.